sasagutin lang natin yung tanong. Sir, galing kay Rini Basco. So, iyon, naka-flash. Sir, ask ko lang po, may laban po ba kami? Yung asawa ko po kasi di na po sinasadyang mabato sa may bandang mata yung pinsan niya. Dahil sumugol po yung pinsan niya dito sa bahay nila na mayroon dalang kutsilyo. Inunahan niya lang po kasi daw po kasi kung halimbawa na siya ang masaksak, paano naman po yung anak niya? At maliliit pa, magpapail daw po ng kaso yung laban sa kanya. Okay, Rene, no? Rene Basco. So, lalaki yung gamit mong account. At yung guys, bago ang lahat, sasagutin natin yan kung kayo ay first time, hayaan nyo muna akong 3 segundong magpakilala sa inyo. Ako ang inyong online criminologist. Kung meron kayong tanong, directly kayong mag-PM sa akin. At ayun, membership is required. So yung membership po at pinapaalala natin, mayroon po yung charge ng 129 pesos. So kung member po kayo, bilang iyong monetary support sa akin at sa ating channel, free po kayong mag-PM sa akin. Ito pong pangalan na to, Pulisia po, sa aking messenger. At personal po tayong mag-usap. Personal ba? O online pala tayong mag-usap mula umaga. Free po tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Okay? So, sa mga members naman, maraming salamat po sa inyo nang dahil po sa inyong suporta sa 129 pesos, malayo po ang mararating ko at ng aking channel. Siyempre, ipinalalaganap natin ang free servisyo. Ayan lang po ah, yung iba nagtatampo pa bakit lang may bayad. So, maghanap ka na lang ng lawyer mo. Tingnan natin kung hindi ka mamulubi. Baka yung makausap mo lang yung abogado mo, eh, mahirap na. Eh, so, ito ano, Rene Basco, no? Base sa iyong pagkikwento, no, sa nakikita ko dito, ito ay papasok sa justifying circumstances or self-defense in short. So, gandahan nyo lang kung sakaling mag-exist or kung sakaling mag-usbong or kung ano man yan, magpatuloy itong pagkakanyang pagdemanda ng iyong pinsan, ay malaki ang chance na ma-dismiss ang isasampa niyang kaso. Gagandahan mo lamang ang iyong justification kung sakaling magkaroon ka ng subpoena o yung asawa mo. Ano ba ang qualification ng self-defense? Ang self-defense po, ang unang-una dyan ay may imminent danger sa parts ng nag-dependent. So, I think naman, ang sinasabi mo ay may dalang kutsilyo at nagsumugod sa bahay nyo, no? So, isa yan sa mga imminent danger. So, sa yan, pasok na sa sana sa mga qualifying circumstances ng self-defense. So, guys, himay-himayin nyo to, hindi nyo to madadala. Lalo-lalo na sa mga security practitioner, no, kailangan alam nyo tong qualifying circumstances or exempting circumstances para kung sakaling sa inyo mangyari, alam nyo yung identification ng imminent dangers. Okay, at yung pala imminent dangers, yung self-defense. O, ang pangalawa dyan, kung hindi ako naaalala ko pa, no, yung lack of provocation on the part of defender. So, hindi mo naman siya pinoprovoke, pero ina-attack ka pa rin. So, ano yun talaga? Isa pa yan sa mga qualifying circumstances ng self-defense. So, malalim ang kwento or malalim ang qualification ng self-defense
At wala talagang specific na boundary or guhit kung saan mo dapat i-apply. Yan lang ang sinasabi sa libro, ay kailangan may imminent dangers at lack of provocation at sa parte ng defender para ma-exempted ka sa nagawa mong tinatawag na kasalanan. For example, injured or even dead ng respondent or ng biktima. So, isa yun. So, pag napatunayan mo yun, so wala kang ano, wala kang criminal liability o hindi ka makukulong or kaya hindi ka magbabayad. So, tinatawag na in-apply mo lamang self-defense. So, malinaw po, self-defense tayo. Yun po ang law of self-defense or circumstances ng self-defense. Sa mga iba pang karagdagan about sa self-defense, at kung meron kayong katanungan, no? So, magtanong na lang kayo, PM nyo na lang ako. At so, again, in-re-reiterate ko sa inyo na yung pag-PM po ay libre. Pero kailangan para priority kayo sa nga ay mag-members naman kayo. So, through GCash yan, 129 pesos. Kung hindi ka member, never mind. So, pwede naman natin yan masagot, pero siyambahan lang muna kasi medyo busy din tayo. No? Kumbaga sa ano, yung sasakyan, hindi yan tatakbo kung walang gasolina. Diba? Kung medyo nakakaluwag-luwag ka naman, ay di mag-hire ka ng abogado. Tingnan natin kung magkano ang ibabayad nyo. Mag-consulta kayo sa mga abogado, sa mga law firm. Kaya na, walang price yan. Bahala kayo. So, yun. Proud ako sa inyo mga nagsusupport. No? Huwag po kayong mag-alala. Susuklian natin yan. At sana naman ay patuloy kayong magsuporta sa ating channel. Yun lang po. Huwag nyo pong kung monthly yan, nag-notify sa inyo si Google for your membership, disregard mo lang, maliit na bagay lang naman yan, huwag nyo na lang pansinin. No? Tulong nyo na lang yan sa akin. Tulong nyo na lang yan sa mga kapatid natin. No? Kasi po, everything is ano, hindi po tayo mag-i-exist kung wala tayong pundo. Pero wala tayong pambiling gamit. Wala tayo, nag-iipon pa ngayon, pambiling computer. No? Swerte nyo at may mga computer yata kayo. Sa akin, nakikita nyo naman, cellphone lang ang gamit natin. Okay? So, yan rin eh. Sana nasagot ko ang inyong katanungan at nabigyan kita ng kaunting kalinawan regarding sa inyong pag-aalala regarding sa injury. So, ang ina-advise ko dyan at maaari lang naman ay ayusin nyo na yan kasi magkadugo naman kayo at hindi po maganda ang nag-aaway sa korte. At lahat kayo, kung kapag po nakasampa ang korte ay halos po ay walang nananalo. Both party po ay talo. Kasi pagod po ang pagod at pera ang ano diyan, ang involved. So lalong-lalo na kung nagbabayad ka pa ng abogado. So pero kung too much money ka naman, never mind na lang yung mga sinabi ko. Mali yan lahat, no. So magbayad ka ng abogado, you pay everything, okay? So thank you for watching. Ako ang inyong lingkod. Pulisia po, maraming salamat sa mga membership po na pagtitiwala sa akin at pagsuporta. At mabuhay po tayong lahat.